Ay, ay, ay! Yuhu! Magandang umaga mga kabayan. Welcome po sa ating panibawang vlog. Rito po sa viral ngayon na pinag-uusapan itong kaabang-abang na balita mga kabayan. Dito po sa PNR in ECR South. Dito sa bayan ng Calamba, City, Laguna. At hanggang doon sa mismong Alabang, Muntinlupa mga kabayan, na kung saan ito pong PNR dito sa area ay sa darating na July 2, ito po ay isasara na po para sa pagbigay daan ng construction nitong paggawa ng elevated na PNR dito sa probinsya namin, no? At napakalaking good news po ito sa mga taga Laguna province, mga kabayan. Ayan po sa area na yan ay going to San Pablo. Yan, tinuturo natin. At ito naman, papuntang South Luzon Expressway. At ito naman ay galing doon sa old station ng Calamba. Doon po sa crossing. No? Ayan po mga kabayan, atin pong pakinggan ang mga hinaing ng ating mga kababayan na mapiktuhan itong pag-construct nitong PNR in ECR South dito po sa area ng Calamba, Laguna. Ito na po. Ano po yung ano pong dapat niyong idulog sa ating gobyerno dahil kayo po ay paalisin na. Pagsamantala, wala pang malipatan, mabigyan muna kayo ng pang-upa. So ano pong ano niyo ma'am, ipapangkalingan sa ating gobyerno? Po, baka mamaya po dapat huli nawin kasi. Opo. Baka bigyan lang po ng 3 months na pangupa limbawa. Paano po kung hanggang kailan po makakabuo ng lilipatan namin? Halimbawa po sa loob ng 1 taon, wala pa po kami relocation. Yung pangupa po ba ibibigay sa amin sa loob ng 1 taon, yung ganun? Parang maghihintay po ba kami hanggat mabuo yung lilipatan namin? Wala po kasing kasiguraduhan pang pag-uusap. So, ma'am, mayroon na po ba kayong nakitang malilipatan na ibigay sa inyo ng PNR, gobyerno? Maghahanap pa po kung sarasagali kasi wala pa naman po kami pangupang pera eh. Yun po yung inihintay din namin kasi sabi pag pinalis daw po na wala pa kami lilipatan, bibigyan daw po ng pangupa. Pangupa? Monthly? Monthly. Ngayon po, maghahanap pa po kami kung sarasagali. Nang malipatan? Nang malipatan. Wala pa po talagang yung on the spot na ipigilan. So, ma'am, ano pong panawagan niyo sa ating presidente? Sana po ay, ano, kung ganun po ang mangyayari, nabibigyan po kami ng relocation aid. Yung magpipirma po na talagang pagdating ng araw, kung wala pa po ngayon kaming lilipatan, kung talaga pong ipapatanggal na kami, kailangan po may pirmahan kaming magaganap. Na baka mamaya po ay, siyempre, kami umaasa din na magkaroon din ng sariling patang po sa amin. Mahirap po ang buhay ngayon. Puro upa-upa. Tapos, yun nga po. Pirmahan lang po na talagang mabibigyan kami ng kasiguraduhan. Okay po ma'am. Yung ano po natin, yung sa ano po, yung ano natin, kahilingan pa, yung sa bahay, kailangan pong ano, ano pong idulog nyo sa PNR? Sana po, ano, kung kami mapapaalis, mabigyan po kami ng maliit na kahit pang negosyo. Kung panimula, kasi alis po kami dito, hindi po namin alam sa pupuntahan namin kung ano mangyayari. Kahit maliit na panimula lang po, maliit na negosyo, ganun. Kasi ang tanong po namin, pag tinibag po ba yung bahay namin, ay babayaran po ba yung naipatayo namin bahay kahit sa real estate lang po? Yun po ang tanong po namin. Wala Ayan. Pa po nakakasagot. Ayan. Sana po ay ma-ano to, ma-kita po ito ng pamunuan ng PNR, no? Opo. At bukod pati sa ano natin, yung ang kahilingan nyo pa, yung malipatan na bahay. Opo. Sana maging maayos po at mapadali din po kasi mahirap din po yung mangupahan ng mangupahan kasi mas maganda po doon na po kami mapunta sa relocation panibagong pakikisama kasi iba-iba pong taong makakasama namin doon para po maging maayos na lahat para sa dali kasi yung mga pag-aaral din po ng anak namin kung mapapalipat kami ngayon dito po nag-aaral yun po ang problema namin pa. So ibig sabihin te, ang gusto mong malipatan sana dito lang din sa Calamba? Dito lang po muna kung opo. Para nandito po yung mga bata. Nag-aaral. Ayan, tama. Magugulo po kasi. Opo. Pag palipat-lipat, transfer, mahirap opo. Din. Yun po. Ayan. Salamat po, te. Ano pangalan na, te?
Laila po. Ayan, si Ma'am Laila na taga rito din po, maapektuhan po sila dito sa pagbigay daan ng construction nitong ating PNR, mga kabayan. Ayan. Salamat eh, no? Po. Tulad po sa amin, sa wala po kami sa Masterly. Mm. Nagtanong po ako sa PNR noon kung may relocation kami. Sabi daw po wala. Oo. Yun po ang sabi sa amin. Paano? Sabi ko, paano naman po kami? Kasi nung una po, dalawa kami ng biyanan ko, may taging na puti. Tapos nung tinagingan na ng green, pinag-isa nilagyan ng AB, okay lang daw po yun. Mm. Nung uli, ako ang nawala sa Masterly. Ayun ang ano? Tapos nagahabol ako, sabi wala na daw yun. Sabi ko, paano naging wala? Eh, sabi nyo, pinag-isa yung taging na green. Tapos nilagyan nyo pa ng ibin. Pinicturan pa. May picture pa kami. Kasama pa nga yung anak niya. Hmm. Yun, hanggang ngayon, wala pa kami. Kaya sabi ko, paano naman po yung relocation namin? Wala din daw kami makukuha. Wala kami relocation. Yun po ang iyong hinaingte. Na paano naman kung palima, pag alis namin dito, di wala rin kami nga nun na basta-basta lang paalisin. Ano daw ang rason? Bakit hindi kayo ma... Kasi nakinabang na rin daw kami dito sa PNR. Ngayon ang sabi po sa lupa? Na, opo. Eh ito, lupa ng PNR to? Opo. Ayan. Nakinabang na rin daw kami dyan sa lupa ng gobyerno. Eh wala rin daw kami kaming relocation kasi wala kami sa master list. Mm-hmm. Wala rin kami makukuha. Yung ano nila, yung nag-meeting dito sa Redis eh. Ngayon, ilang beses ako nagtanong sa kanila, ganun pa rin. And hindi lang naman po ako na mag-isang ganun eh, marami po kami. Ngayon po yung ano ko. Hinaing mo ma'am, okay, na sana'y ma-aksyonan ng pamunuan, okay, ng PNR at saka siyempre sa ating Pangulo. Okay. Ano pong kahilingan mo sa ating Pangulo? Sana naman po, kahit kung kami wala sa master list, may malilipatan din po sana kami. Yung hindi lang po basta-bastang paalisin na parang alam mo, hayop na lang napapaalisin. Yun lang naman po ang sa amin, eh, may malilipatan kahit konting ano lang, mayroon po sana. Kung sakaling may malipatan lahat ng mga taga rito, opo, na pabahay, sana po ay masama kayo. Opo. Yun ang nais mong iparating ma'am sa ating pamunuan ng PNR at sa siyempre sa ating Pangulo. Ayan. Yan po mga bayan ang hinaing ni ma'am. Sana po ito'y maksuna ni Pangulong Marcos at siyempre sa ating Undersecretary Cesar B. Chavez. Ayan po si ma'am. Pangalan natin po ma'am? Lodi Liga lang po. Ayan. May bahay po kayo dyan sa unahan ma'am? Meron po. Kaso hindi po kami nagkaintindihan ng biyanan ko. Kaya po nangupahan din natin po ako. So dapat may bahay ka doon sa biyanan mo? Meron po. Dalawa katabi po ang bahay. Una-una dalawa na. Yun nga po yung inaano ko naging inisa nila yung master sa green. Kaya po nawala rin ako sa master list. Baka ando na, kasama na yun doon. Kasi dati, sabi mo, mayroon na. Opo. Pero nung una po kasi, tigisa po talaga ang taging namin. Nung sumunod, isa na lang. Isa na lang po, nilagyan pa nila ng AB. Nung kasunod, anon pa kayo nakatira sa bahay na yun? Yan pa. Yung o lumipat pa, ka na? Natagingan muna kami ng green bago. Ngayon lang po ako lumipat, isang buwan pa lang. Ah, okay. Tapos na po ang pagtataging po. Ayan. Sana po ay maksyonan po ito ng PNR, no? Opo, hindi lang naman po kasi ako mag-isa ang nagre-reklamo niyan. Marami po. Marami po din. Opo. Ayan. Yan po, maraming salamat ma'am, no? Kaya nga po. Ayan po mga bayan, napakinggan po natin yung mga hinaing ng ating mga kababayan na nakatira po dyan sa gilid mismo ng release dito po sa Calamba City mga bayan. No? Sa next week po, asahan po ninyo doon po tayo bandang Binyan kasi maraming mga kababayan rin po natin na nakatira mismo sa gilid, no, ng release doon papuntang San Pedro, papuntang Alabang po tayo doon. Yeah, next week. Ngayon po, ito lang muna sa Calamba muna area tayo. At yun po mga bayan, napakinggan po natin yung mga hinaing ng ating mga bayan. Ano? At ngayon po, ipakita ko po sa inyo yung mismong lumang istasyon ng PNR dito po sa bayan ng Calamba, Laguna. Ayan po yung istasyon natin mga bayan sa baba natin. Masisilayan po natin yung mismong lumang istasyon. Sa kaliwa ay ang nakapark dyan na bagon, yan po ay bago. Yan po ay gawang Indonesia po yan, na kung saan ang nagbili niyan, yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Ayan po, yung kanan naman, yan po yung mismong luma. Ito po yung bago mga kabayan na bagon na... Ito po, pakita ko lang sa inyo. Yung gawing kanan po, yun po yung lumang
bago ng PNR. Ayan. Yung bagong mga bagong mga bayan sa PNR na ilalagay doon sa taas na, sa elevated na, ay hindi ito po tayo nakakuha ng mga litrato doon, no? Abang-abangan po ninyo mga kabayan. At ito po yung tulay na medyo malaki-laki po ang trabaho rito sa area dahil po sa malapad po ang ilog dito sa baba natin. At ipakita ko po sa inyo yung trolley na pinagkakitaan din po ng ating mga kabayan dito po sa tabi ng railis, no? Dito po sa mismong Calamba City, papuntang ano na po ito, sa Alabang, mga kabayan. Ayan po, saksihan po natin, only in the Philippines. Napakatalino po ang mga kabayan natin, mga Pilipino. Magaling. At ngayon po mga kabayan, pakinggan po natin ang ating mga kabayan rito sa Porsche, sa area ng lumang istisyon ng Calamba. Ito na po si Sir, ating pakinggan yung kanyang saloobin. Opo. Magbibigla sila ng clearing eh, tapos eh, wala naman na kasiguraduhan ng tao ng relocation. Opo. Ano yan, parang ano lang na itatapon lang kung saan, bahala ka na. Opo. Yun ang ano, dapat asikasuhin ng ano, gobyerno. Gobyerno. Gawa nang kung hindi naman ano, magkakaproblema yan din ano dito. Mm. Kasi yun ang pangako nila eh. Nasabi eh, bago ka palisin. Demolish, opo. Antimano, may bahay ka lilipatan. Sabi nila sa meeting. Oo. Eh, pero hanggang ngayon eh. Wala pa sir, wala pa. Wala pa. Mahilinaw hanggang ngayon. Hindi pa po kayo inanantay yung parang, ano ba yun? Yung namigay ng paper sa inyo, yung may ando na yung ano, wala rin. Wala. Kasi doon sa dulo, mayroon sila natanggap. Doon sa... Isipin nyo na lang. Opo, sir. Ilang taon na nung simula nung mag-abroad yung asawa ko, ilang taon na sa abroad? Opo. 4 na taon na. Opo. Eh, bago pa yon umalis pa abroad eh, nag-apply na kami sa munisipyo na sa pabahay. Hanggang ngayon, wala pa. Wala pa kami, ano. Yun ang inaano namin, maigi pa nga yung iba eh. Nabigyan na agad, sir. Nabigyan na eh. Kasi base sa sinabi ni Undersecretary Cesar Chavez doon sa kanyang sinabi doon sa interview, ay bago daw sa pagsamantala raw na wala pang malilipatan na bahay, hindi pa nakapagpagawa ang gobyerno, mayroon daw silang maliit na halaga, pangbayad daw pahanapin ng ano, mangupahan. Mayroon daw silang pera ibibigay sa matamaan, so, maapektuhan. Mahirap, no? Mahirap pa rin mahirap yung ganun eh. Oh. Kasi ibibigyan ka ano, ng sabihin natin budget ng pang-upa. Hanggang opo, kailan sila magbibigay? Yan ang ano. Eh paano kung magbigay sila ng pang ilang buwan lang tapos opo, kalimutan ka na? Hmm. Eh sinong kawawa? Kami. Ayan. Yan ang dapat na... Nahawa ka na, no, na siyempre, katwiran nila na may hawak na kami. Opo. Ay, bahala na kayo. Hmm. Pwede nila, anytime na putulin nilang, binibigay nilang budget pang upa, at least, eh, ang ano nila, nakalis na kayo dito. Hmm. Ayan. Ang importante lang naman sa amin yung... Malipatan, sir. Talaga. Hmm. Yan. Kasi ang sinasabi nilang budget, madali naman maano yun eh. Anytime kasi na maibigay nila yan, pwede nilang ibigay kung hanggang ilang buwan lang ang pang-upa mo. Paano sa mga susunod? Kung hanggang ilang taon matapos yung pinapagawa nilang pabahay. Eh, yun ang mahirap. Yung sinasabing ang budget na para sa pang-upa, eh, walang kasiguruhan yun. Wala pa. Ayan. Kasi sa July 2 raw, sir, eh, ang ano? Oo, malapit na. Next month, no? Oo. Para naman sa amin, hindi naman sa amin. Opo. Ano yung, kung yung budget na sinasabi nila, ang ano na importante sa amin, yung relocation. Relocation, talaga. Ayan. Yan po ang hinaing ni Sir Mahab. Dapat sana po yung aksyonan po ito ng pamunuan ng PNR. No? Yan. Kasi kung sa budget lang eh, madali naman sabihin nila yan eh. Eh, wala no. Hanggang saan yung kasiguruhan na susuportahan nila yung pang-upa namin.
hanggang sa matapos yung pabahay na sinasabi. Pwede naman sabihin nila yun hanggang sa matapos. Eh, paano kung putulin na nila yung pagbibigay ng budget na yun? Okay. Ayan. Yan sir, salamat po. Ayan po mga bayan, yun lang po muna ang ating update sa PNR NCR South at sa mga kababayan nating napiktuhan ng project.